Kinakailangan nang may patupad ang cashless transaction sa lahat ng sasakyan na dumaraan sa expressways toll plaza bago ang Nobyembre 2 ayon ito sa Department of Transportation o DOTR. Samantala, Metro Pacific Tollways Corporation at iba pang operators at concessioners handang sumunod sa ipatutupad na batas kumpara naman anila sa kaligtasan ng marami. Si Erlo Bringa sa detalye. Puspusan na ang ginagawang pag-a-apply ng ilang motorista sa North Luzon Expressway Customer Service Center para sa kanilang RFID o Radio Frequency Identification Installation. Ngayong araw, dumagsang ilan sa mga motorista na nagpakabit na ng RFID sa kani-kanilang mga sasakyan. Ito'y matapos kasi ngayon anunsyo ng Department of Transportation itong mga nakarang araw na required na ang paggamit ng cashless transaction sa pagdaan sa mga tollway plaza. Kung sa nakagawian ay kapag dadaan ka sa tollway plaza katulad na lamang dito sa North Luzon Expressway ay kailangan ay cash transaction pa. Kaya ang naging resulta, humahaba ang pila sa kada toll plaza. Pero sa marami nating mga motoristang nakausap, eh karamihan sa kanila, pabor sa ganitong setup para nga naman iwas hassle na kapag dadaan sa mga toll plaza katulad nito. Meron akong luma, tapos na-damage, naglagay ako ng, ng tint, nireplace ko muna akong bago, tapos transfer ko na lang yung luma sa bago. Load. Okay naman yung intention na lang na maging contactless lahat ng transaction para lang sa atin yun, okay lang. Walang problema. Para naman sa, para sa lahat. Kasi mas maganda ngayon may pre. Hindi, dati may babayaran kang installation fee. Ngayon, okay na. Okay. Pero ngayon, paano po yung ginawa? May load, ilaload-laloadan lang ba? Or wala talagang babayaran? Magbibigay ng 500 lang na load. Ganun lang. Tapos yun na, may card na. Oo, may card na. Para ako iwas COVID o COVID-19. Inatasan na ng Department of Transportation ang lahat ng toll road operator na mag-full implementation na ng cashless in transaction sa mga toll plaza bilang pagtaliban na rin sa health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan kontra COVID-19. Isa sa numero unong ahensya na inatasan na magpatupad ang 100% sa cashless transaction ay ang Toll Regulatory Board. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director Abraham Sales, nakikipag-unayan na sila sa kanila mga concessionaires at mga operators. Isinasaayos na anila nila ang rules and regulations ng bagong polisiya upang masiguro na magiging maayos ang magiging transition mula sa dating cash transaction patungo ng cashless transactions. Ginawaan nila ang nasabing polisiya upang wala nang hawaan ng COVID-19. Sisigurado nilang masusunod ang nasabing direktiba sa kanila ni Transportation Secretary Arto Tugade na bago mag-November 2 na ibinigay sa kanilang deadline. Nagpahayag na rin ang kahandaan ng iba't ibang operators at concessionaires katulad na naman ng Metro Pacific Tollway Corporation na siyang operator ng North Luzon Expressway, Subic Clark Tarlac Expressway, Manila Cavite Expressway at Cavite Laguna Expressway na sila'y nagsasagawa na rin ng hakbang para sa transition sa nasabing polisiya. Sinabi ni MPTC President and CEO Rodrigo Franco na handa na sila sa implementasyon at may nakahanda na rin silang timeline para dito. Ang SMC Tollways na siyang operator naman ng Skyway Naiya Expressway, South Luzon Expressway, Southern Tagalog Artilla Road at Tarlac Pangasinan La Union Expressway ay 100% na dinanila na magtutungo sa cashless transaction. Samantala, ang LTO naman ang inatasan na makagawa ng ibang ways and means para ipatupad na ang full cashless at contactless transaction sa mga expressways, habang ang LTFRB naman ang magmomonitor sa compliance ng mga public utility vehicles sa mandatory installation ng electronic tabs at paggamit ng cashless system sa pampublikong transportasyon. Para sa Eagle News, Erl Bringas, we live in interesting times.